Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, welcome po ulit sa aking channel. Andito pa rin po tayo sa Meltwater Champion Chess Tour 2022 Finals. At matindi po ang pinapakita ni World Champion Magnus Carlsen. Grabe yung performance nito. Round 1 po tinalo niya si Wesley, medyo tumagilid siya doon na konti. Pero at the end of the match, 2.5, 1.5 ang score, panalo siya. Round 2 naman, tinalo niya po si Eregaisi. 2.5.5, tatlong laro lang, panalo na naman siya. Round number 3, etong matindi, binokya niya si Mami Jarob. 3-0. Eto po, kalaban niya ngayon, round number 4, si Anish Giri. Round 1, tinirahan niya lang ng friend si Anish, durog. Opo, durog, hindi umabri mga sacrifice si Anish. Ngayon, eto, game number 2. Matindi talaga si Magnus dito. Sabi ko sa sarili ko, hindi na ata tao to. Anyway, ano po bang nangyari dito? Silipin po natin. Sa game po na to, white po si Magnus Carlsen. Nag-D4 po siya. Anish Giri naman, knight F6, C4, G6, knight C3. Tapos nag-D5 si Anish. Ito po yung tinatawag nilang Grunfeld defense. Ayan. So, kinakain po talaga yan. Knight takes, tapos E4. Pagka E4, knight takes C3, Bx C3. Tapos mag-bishop G7 yan, bishop E3, and then C5. So, yan po talaga yung idea ng opening na ito. Kung mapapansin nyo po, napakalakas po ng sentro ng white, pero okay lang kasi may mga counterplay naman yung black, like this C5, pressuring po mamaya yung D4. May mga ganyan pong idea. Ito pong black. Si Magnus dito, nag-rook C1 lang. Ayan. So, ang rook C1, may mga idea po. At some point, no, maaari po niya maitulak yan, depensado po. Ito pong pawn sa may C3. Anyway, nag-castling po dito si Anish, knight F3 lang si Magnus. Para po makapag-develop, preparing for castling din, bishop G4 and then bishop E2 lang. Nag-queen A5 po dito si Anish Giri, queen D2 lang si Magnus. Ayan, dinipensahan po ito. At the same time, linagay din po yung queen sa diagonal na ito kasi pwedeng matiks eh, hindi makakapture ng pawn eh. So, because of that queen dito, pwedeng makapture ng pawn, no? Nag-knight D7 lang dito si Anish Giri to develop the knight. Nag-H3 naman si Magnus, kinain po ni Anish Giri yung F3, nag-pawn takes, and then knight B6 lang. Ayan, so magandang idea ng knight B6, no? Libre po itong pawn sa C5, pero hindi talaga tinitakes yan. Kasi madali lang pong bawiin yan. May mga idea lang ng knight C4. Ayan, no? Tapos double isolated naman, pwedeng pilahan. Kaya hindi po talaga kinakain yung C5. So ang ginawa po ni Magnus Carlsen ay nag-castling. Yan po talaga ang linya. At dito po, si Anish Giri tumira po ng novelty o bagong tira. First time po nang nangyari sa tournament. Kasi dati ang ginagawa pala knight C4. Yung iba po nag-E5. Pero si Anish Giri, kinain niya po ito pong D4. Bakit niya po kinain yan? Kasi pagka pawn takes po, ayan, queen takes D2. Bishop takes D2. And then bishop takes pawn sa may D4. Ibig sabihin, one pawn up po. Ayun. So, one pawn up. Kung mapapansin nyo po, no, yung oras sila mababa. Ibig sabihin, medyo kinakapakapa lang nila ito. Hindi po talaga sila yung opening prepared hanggang dulo. So, dito po, ang ginawa ni Magnus, rook C7. So, yan pala yung plano niya. Nagpa one pawn down si Magnus, pero nakuha po ng tore yung 7th rank. At nahihit po yung E7 at the same time yung B7. So, hindi madepensa ng sabay yan. Ang ginawa po dito ni Anish Giri, nag-rook FC8 eh. Kinain ni Magnus yung E7 of course, and then nag-rook C2, ayun pumasok yung mounter play kasi inaatake po yung bishop sa D2, naaatake din yung pawn sa may A2. So ginawa po ni Magnus, syempre bishop yung isasalba, no? Nag-bishop F4, kinain na po ito pong pawn sa may A2, and then Magnus Carlsen, matindi po talaga eh, kasi karamihan po ng kilala kong player, kahit malakas automatic kakainin yung pawn, ibabawi mo libre. Pero si Magnus, sabi niya, ayokong kainin yan. E5 lang ako. Grabe. E5 lang. Tinulak lang po para po mabuksan yung bishop. Ayan, sabi niya siguro, hindi mo naman malidepensahan. Dalawa umatake din dyan eh, kaya okay lang ako sa tira ng E5. Ang ginawa po dito ni Anish Giri, King F8. Na kung saan, medyo hindi daw maganda, sabi ng engine. Passive daw po ang datingan. Ibalik po natin, no? Ang sinasuggest kasi dito ng engine, medyo weird na tira, eh mag-rook A5.
para daw po yung Tori hindi makakain doon kasi mawawalan ng depensa yan, o talagang pe-pressure lang po yung E5, tapos later on yun na nga pagka king mo umalis yung Tori, libre yung E5. Yun daw ang gustong gawin eh, pero inuna kasi ni Anish Giri yung king F8, and after king F8 nag rook takes B7 lang dito si Magnus. Rook E8 ang pinawalan, yun pala ang trip niya. Rook E8, hitting the pawn on E5. Ang nangyayari po kasi ngayon, kung titingnan niyo to, no? Ito pong pawn sa E5, hindi na po madepensahan halos yan. Bakit yung Tori po hindi makapunta doon? Dahil maiiwanan yung F2. Ganun po ang nangyayari. So maganda pala yung silip na idea dito ni Anish Giri, no? Yun nga lang, si Magnus, hindi po kasi ito tao eh. Matindi yung mga nakikita nitong idea eh. So instead of defending the E5, Bishop D1 lang ang pinawalan. Matindi po yung idea ng Bishop D1, magbibishop po sa B3, ayan no, kakainin yung F7, hitting the rook on A2. Matindi yon. Siyempre, makikita ni Anish Giri yun. Magmokong guyo and Magnus. Alam ko yung plan mo. Hindi ko kakainin yung E5. Rook B2 lang ako para hindi ka makapag-Bishop B3. At yung rook po na yan, medyo blunder daw po. Ibalik ko lang bago ko ipakita bakit. Ang tamang tira daw, rook A3. Pero normally kasi hindi mo gagawin yan eh. Kasi pag nag-rook A3 ka, edi yung Tori malaya na makakapunta sa may E1, no? Pero yan daw po ang dapat tinira. Bakit? Kasi ang rook B2 po, yun yung ginawa, eh, meron pong tiradang Bishop C1 na kung saan winning na daw si Magnus. Paano naging winning yan? Inataka lang yung Tori, ang daming pwedeng puntahan. Opo, maraming pwedeng puntahan, no? Ang ginawa po, rook B1, eh. Kaso pagka rook B1, Bishop C2 lang si Magnus. Inaatake na naman yung Tori. Ayan. So, saan ka pupunta ngayon? Kinukulit talaga yung Tori, no? So, ang ginawa po, rook B5, aba, iwas ako. At the same time, ayan, todo pressure na po dyan sa may pawn sa E5. Yun nga lang, kita na pala ni Magnus yung tirada na yan. Planado niya lahat. Alam niyang gagawin ni Anish Giri yan, eh. At may hinahanda na po siyang pamatay dyan. Ito po yung Bishop H6 check lang. At mapipilitan gumalaw yung king sa G8 kasi lumayo po siya sa Tori na ito eh. Anong meron kung lumayo siya? Magkakaroon po kasi ng boom, Bishop A4 na tira. Grabe. Kinakain po yung bishop pero hindi po makain basta-basta. Libre yung Tori. Pag gumalaw ito, makakain yung Tori. Sinatuhog po yung dalawang Tori. Grabe si Magnus. Nakita niyo yung mga ganyang mga sequence, no? Anip na tao to. O nga pala, hindi ito tao. Alien ata to sa sobrang galing. Nakakainis na eh. Anyway, napilitan po si Anish Giri. Kainin yung A4. Rook takes B5. Knight C3 lang. Nag-rook B7 si Magnus. And then nag-A5 para may pass pawn. Pero rook E1 lang dito si Magnus eh. Pagka rook E1, sabi ni Anish Giri, hindi ko nakakainin yung E5 na yan. Itutula ko na lang E4. Baka sakali, makachamba pa. Makapromote. Kasi ilang akbang na lang. Oh. Baka maging reyna. Eh, tinirahan lang po siya ni Magnus. Bishop E3. Palit-palit lang. Pagka Bishop E3, kinain po yan ni Anish Giri. Siyempre, kinain din ni Magnus. Atakado yung kabayo. Tumira po ng Knight D5. And eto pong si Anish Giri. Siguro nahiya. Pagka Rook F3 ni Magnus Carlsen dito, nag-resign na. Ayan. Kasi po, atakado po ito. Pwede naman pong depensahan yan. Kaya lang, if you start defending possibly, pababagsakin lang po yung pawn. Diyan sa may A4 at quality up po na malinaw, may pawn pa sa E5. So, walang buhay. Ganun po ang nangyari game number 2. At ang matindi, game number 3, durog na naman si Anish Giri. So, ibig sabihin, 3-0 na naman. 3-0 si Mami Jarob. 3-0 si Anish Giri. Hanip to si Magnus Carlsen. Ni tabla ayaw pakurot. No? Grabe! Sobrang nakakabilib. Nakakabilib talaga Magnus Carlsen. Ibang klase. At dahil dyan po sa panalo niya, perfect score si Magnus with 12 points. Ayun. Si Duda natalo kay Lekwang Lem. So si Duda pa rin ang pumapangalaw with 9 points. Tapos si Lekwang Lem 7 points. Si Wesley 6 points na kasi nanalo naman siya kay Pragnananda. Anyway, abangan po natin yung laban ulit bukas. Magla-live stream po ulit tayo noon. Kalaban po ni Wesley si Mami Jarof.
So, tingnan natin. At si Lekwang Leb naman, kalaban po si Magnus Carlsen. So, tingnan po natin kung ano mangyayari doon. Muli, ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli po natin pagkikita. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.